At pag-uwian na, lahat gusto mauna. Nakikipaggitgitan, nakikipagunahan, kaya nagkakaroon ng maraming away. Bastos ka! Nilililibo! Pagpatak ng December 15 sa Metro Manila ay simula na ng holiday vacation. Ibig sabihin, wala nang pasok sa mga school. At malaking posibilidad na nakuha na rin ng mga empleyado ang kanilang bonus. Kaya pag nagsama ang bakasyon at bonus, ito ang mangyayari sa Metro Manila. Traffic, 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 at traffic. Alam niyo ba kung anong kayang gawin ng traffic? Bukod sa pagbaba ng ekonomiya, kung tayo ay may chance mag-observe, nandun tayo sa mga pampublikong lugar at mag-aabang tayo ng mga sasakyan o mga pasahero, tingnan natin kung anong ginagawa ng traffic sa atin. Makakakita tayo na nag-away, nagmurahan, nagunahan, kahit matanda, hindi na ginalang, kahit bata, walang pakialam kung nahihirapan. Ito yung nangyayari sa paligid natin na sobrang nakakalungkot. Mga kababayan, ganito na ba talaga tayo ngayon? Tandaan natin, kaya tayo lumabas in the first place dahil gusto natin mamasyal. Masaya tayo, magsha-shopping, kakain sa labas, bonding ng pamilya, pero ang traffic, nasisira niyang lahat ng ito. Bakit? Dahil masyadong mainit o pinainit ang ulo na dahil sa traffic. Kaya isang beses, may dumating sa Rasulullah, sa sugo ni Allah, at humingi ng payo, "Ya Rasulullah, payuhan mo ika ako." Ang sabi ng Prophet Muhammad, peace be upon him, "Huwag ka magalit." At nagtanong ulit ang lalaki, sabi niya, "Ya Rasulullah, payuhan mo ulit ako bukod sa unang payo mo." Ang sabi ng sugo ni Allah, "Huwag kang magalit." "Ya Rasulullah, payuhan mo pa ulit ako ng ibang payo." Ang sabi, "Huwag kang magalit." 3 times, in-advise yan siya na huwag magalit. Kung tayo ay lalabas mamamasyal sa mga panahon na ito, bukod sa pagbabaon ng pera na magagastos natin, ipinapayo ko magbaon rin tayo ng ating pasensya. Bukod sa pagbabaon ng pera, ay magbaon ng pasensya. Lahat gusto mauna. Nakikipaggitgitan, nakikipagunahan, kaya nagkakaroon ng maraming away. Pero alam nyo kung ano mas masarap na pakiramdam kaysa ang mauna makauwi? Mas masarap ang pakiramdam ng taong nagbigay. Pag-uwi niya sa bahay, kahit na antala siya ng konti, mas masarap naman ang ibibigay na pakiramdam sa kanya ng Diyos. Bakit? Dahil siya ay naging mapagbigay. Nauna ka nga, pero may nakaaway ka naman, nakapagmura ka doon, uminit ang ulo mo. So patawarin tayo ng Diyos at naway makamit natin ang kanyang gabay. Maraming salamat po.